2, 1. Something na wala sa version 1 ng Vantaggio is the traction control system. Mababa yung seat height na ito kumpara sa mga Italian brands like Vespa and Lambretta. Sa mabigas at pabago-bagong tema ng modernong panahon, marami sa atin gusto pa rin bumalik sa dati kung gaano kasimple at kung gaano ka-stylistic. Kaya naman si Bristol nag-release ng bagong motor ngayon that will take us back in time but we get to enjoy the modern and high-tech features. Ito na nga ang bagong version ng Bristol Vantaggio. Under the Vespucci lineup, ang motor na to ay nagkakahalaga with an introductory price of 158,000 pesos. Tingnan natin kung anong meron sa motor na to. Siyempre, forma muna pag-uusapan natin. This motorcycle, overall look na talaga vintage classic. Yung disenyong hindi nang luma at kahit na ilang taon mo siyang gamitin, sigurado hindi ka malalaos. Umbisa muna natin dito sa harap natin. So what we have, round headlights, yung dating Vantaggio, black inlining dito, ngayon chrome na. Gusto ko rin na they match the chrome round side mirrors dun sa overall look ng motor na to with the matte rubber sidings here. So magandang dating niya, malinis. Ngayon, baba naman tayo dito. When it comes to the front fairings, mas basic na, mas pinasimple yung bagong version ng Vantaggio because before, meron pa tayong parang accent dito with the ventilation. Ito, just a straight up, simple fairing composition with the Vespucci branding at saka yung embossed na Bristol emblem dito. Iba na rin yung shape ng ating signal lights kasi dati parang medyo matang nakatagilid yung shape noon. Ngayon, just medyo oval na medyo patriangular yung shape. Kumbaga, mas basic yung approach nung disenyo na to. Ngayon, pagdating sa front fender natin, eto, magapit lang dito siya sa pinaka-fairings natin dito and this covers much of our front tire. So, kumbaga, covered na covered yung harap niya, very simplistic lang yung design. Classic nga, sinasabi natin. So, overall, magandang design. Tsaka kung titingnan natin, etong motor na to, mas manipis na siya. Kasi yung version 1 nito, mas malapad. So, this has more of that sleek-looking, mas sexy na look etong bagong version ng Vantaggio. Pagdating naman sa kulay, mga brother, right now we have 3 options. Ito, meron tayong red, meron tayong black, at saka white. Pero ang tabay kayo, you can also follow Bristol Motorcycle page dahil maglalabas pa sila ng iba't ibang mga kulay na baka inyong mga mas trip mo. Pagdating naman natin dito sa driver's view natin, so maganda yung feel niya. Kahit na, you know, you're riding from a driver standpoint, nakikita mo yung shape ng headlight assembly mo, yung manibela, malinis yung pagkakalagay. Then all the basic functions, malinis din yung pagkakalagay ng mga button. Siguro, if I'm going to nitpick, medyo picky na lang ako nito. Hindi ko gusto yung kulay ng hazard button natin dito. Parang mapusyaw. So, medyo sana mas pinatingkad pa na pula. Alam mo yung ganun. Or black with the red hazard na lang para mas nag-blend. Kasi hindi siya yung kulay ng hazard switch hindi nag-blend dun sa fairings or kulay ng fairings natin. But I'm just nitpicking. Pero kung titingnan naman natin sa side, may kita natin yung overall na shape ng motor. Paslant dito, bilugan dito, malapad yung bandang kwitan niya, which is normally an identifier for vintage motorcycles na mga nakikita na natin na dati pa. And then, sa gilid, again, very minimalist. We just have the Vantaggio branding. Tapos kitang-kita mo yung oval shape na accent dito sa motor na to. Even yung muffler natin, maganda yung pinili na muffler cover, yung chrome yung dating niya, para magmamatch naman siya dun sa mga chrome na parts ng motor natin. Pagdating sa seats, has a nice texture. Leather seat, tapos may visible stitching, tsaka may korte na rin siya dito. Although personally for me, mas gusto ko yung datingan nung version 1 na mas kitang-kita mo talaga yung linya na ganun. But at least for this specific seat, kumbaga sabay pa rin siya dun sa tema nung pagka-classic or vintage sa tong motor na to. Pagdating naman sa likod, mga brother, may kita natin malinis pa rin yung designs. Just like yung sa headlight natin, yung lining dito ng ating rear light,
is chrome na rin as opposed to black dun sa previous version nito. So, malaki, very visible. Tapos, basic lang din naman yung signal light dito na naka-integrate na dun sa fairings, which is good kasi walang mga nakagawit na mga signal light dito. So, very classic in style. Isa sa mga in-improve din for this version of the Vantaggio, bukod sa looks, yung function na rin. Kasi kung maalala nyo, yung version 1 dati, grab bar lang dito na itim. Ngayon, this already has a built-in bracket. So, pwedeng grab bar, pwede mo na rin, from the looks of this, ang kailangan mo na lang is top box, hindi mo na kailangan mag-produce ng top box bracket for this one. So, pwede na natin yung lagyan dito. At speaking of top box, katulad nitong 28-liter top box natin ito, tingnan natin kung bagay sa kanya. Ano, kasi plate na lang ang kailangan mo dito dahil sa kanyang built-in na bracket, makakabitan mo na siya. And marami tayong options ng top box dito sa Juan Moto Avenue. So visit lang kayo. Ito yung address niyan. Ito yung page. Kami ng bahaga. Libre na yung installation gagawin na pagdating sa mga bracket. Marami kayo options dito. Yun yung forma natin ngayon. Tingnan naman natin kung saan nga ba yung makina. 3, 2, 1... Yung nasaksihan yung power gagawin na pagdating sa acceleration, that's because itong motor na to, meron siyang 149cc single cylinder liquid cooled 4-stroke at 4-valve engine na mga brother. So, very impressive when it comes to the power profile. Ang mahalaga nito, this translates to the performance of the motorcycle. Para sa motorsiklo na masasabi nating vintage in design and adapts to that Italian look, eh talagang nararamdaman natin meron tong ibubuga pagdating sa kanyang hatak. And personally, I was very satisfied sa hatak nito. Never binigo kahit sa mga paahon, kahit may angkas, sa mga ride ng mga nakaraang holiday, wala akong masasabi dahil wala ring delay. Pagdating doon sa performance ng makina niya, once you throttle, mararamdaman mo na kagad yung hatak. When we are going to speeds of above 90 to 100, very minimal din yung vibrations na nararamdaman natin. So that makes you, or that makes me more comfortable when it comes to riding, kahit medyo mas mabigis yung biyahe natin pagdating sa motor na to. So good job Bristol for having this type of engine performance para sa motorsiklo or scooter na ganitong kategory. Brakes naman tayo mga brother. Kumusta nga ba ang brake performance ni Vantaggio version 2? To begin with, meron tayong rear disc brake. Yung mga ibang alam ko nito, drum brake lang eh. And this is already ABS channel. Ngayon, pagpunta naman natin sa harap, this also has disc brake. Actually, this is generous when it comes to the diameter size. So that gives us more stopping power. Ang maganda nito, ABS channel pa rin siya. So that's already a big plus factor when it comes to our safety. Dahil parehas harap at likod na brakes natin, disc brake and then ABS channeled. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang ABS yan naman ay anti-lock braking system kung saan namomodulate ng braking natin yung bigla ang pagpreno. Kumbaga medyo kokontrolin niya yan para maiwasan naman yung pagka-stuck or pagka-lock ng mga brakes natin na normally nagiging sanhi ng aksidente. So big plus when it comes to the function of the ABS functionality. Feedback ko lang sa inyo mga brother, when it comes to the sensitivity of the ABS, na-observe ko lang na mas sensitive si ABS ng rear. Kumbaga, pag binigla mo siyang ganun, mararamdaman mo na kagad yung zzzz, yung minomodulate niya talaga yung brakes. Yung sa front, medyo kailangan mas malalim yung pagkaka-press mo para mas maramdaman mo yung ABS sa front natin kicking in. And walang masama doon, yung iba sa harap mas sensitive, yung iba sa likod. For me, I think it's just about getting to know your motorcycle para mas alam mo kung paanong timpla ng preno ang gagawin mo. But the fact that this has ABS on both rear and front brakes, plus factor na yun. Maidagdag ko na nga rin pala. Something na wala sa version 1 ng Vantaggio is
the traction control system. Actually, nasa likod yung traction control system. Pinapakita ko yun sa inyo yung TCS. So, for the traction control system, bukod sa ABS, ang harap at likod, meron pang TCS na additional safety na rin. Ang traction control kasi, yung ginagawa niyan, it modulates yung spin ng rear wheel natin para sa mga instances na hindi na swak. Yung ikot ng gulong mo sa likod sa traction sa kalsada, halimbawa madulas, basa, may buhangin, corner, kinokontrol niya yun. Para naman hindi ka mag-skid at mas may iwasan natin na sumemplang. And good thing, ang traction control natin mga brother, kung titingnan nyo dito, you can turn this off and you can also turn this on. Meron tong indicator dito sa kanyang digital panel na mas pag-uusapan pa natin mamaya. So, normally, we have the function of the TCS being turned off and on kapag dun sa mga medyo mag-light rail ka. So, preferably, ako gusto ko na lang para sa type ng ride ko, para sa ganitong klaseng motor, mas gusto ko na lang yung naka-turn on, yung traction control ko, para doble-doble safety na tayo. So, good job again when it comes to incorporating that, lalong-lalong na pagdating sa presyo ng motor na to, panalo ko na dual ABS tapos may TCS ka pa. Suspension naman tayo mga brother. Sa harap, may kita na kagad natin yung telescopic fork. And ang feedback ko nito, kahit na medyo manipis lang yung distance niya, ito, ibig sabihin yung clearance na from the fender to the fairings, hindi naman siya matagtag, hindi naman siya lumalagotok. So, I guess it also has to do with my weight. So, nasa 100 kilos ako mga brother. But, not the smoothest front suspension, but it's capable. Ang mas nagustuhan ko actually is the performance nung rear suspension natin. So, sa iba, you will just get single shock absorbers. Pero this Vantaggio has two shock absorbers. Ayan, nakatago na lang, di nyo masyado makikita. Ayan, kaya maginis din yung design dito sa likod. But when it comes to the play, smooth lang yung bounce na ito. So, kahit na bumabiyahe tayo sa mga may mga humps, may mga lubak, hindi siya masakit sa likod, hindi siya masakit sa puwet, sakto lang yung bounce niya. Especially for urban riding, na kadalasan yung mga ganito, hindi naman natin pinapambundok o kung saan man, enough na yung suspension performance na ito when it comes to city riding and occasional lubak-lubak, wala namang problema pagdating sa kanya. Ngayon, pagdating naman sa gulong natin, good thing that the size of the tires matches yung pagka masasabi nating bulto niya, lalo-lalo na pagdating dito sa likod. So, it has wide tires. The size of the rear tires natin is 120/70/12. Tapos, pagdating naman sa harap, meron naman tayong 110/70/12. Namaneho ko na to sa mga medyo umuulan. Mainit ngayon, pero may mga panahon na umaambon-ambon. Dala ko tong motor na to. And dun sa mga corners, light corners lang naman, hindi naman yung mga pangmalakasan. Wala naman akong episodes where inaramdaman ko na dumudula siya. Dun sa mga uneven roads, yung mga biglang paangat pala, hindi pantay, mas na-appreciate ko yung kapag ng gulong niya kasi mas kumakapit siya. Hindi siya yung kumbaga gigewang basta-basta. So, bukod sa lapad ng gulong niya, matches the looks of this vintage looking motorcycle. Maganda rin yung function na nabibigay niya doon sa overall riding experience pagdating sa kapit at saka doon sa mga lubak at saka mga uneven roads together with the function nung masasabi natin capable suspension na meron tong si Vantaggio. Nabanggit natin kanina na vintage motorcycle with modern features. Ano nga ba yung mga yan? Bukod sa mga nabanggit na natin, dual ABS channel traction control system that you can turn off and on. Ito na, tingnan natin. One of the changes pagdating dito sa ating bagong version ng Vantaggio is this motorcycle having an all-digital panel. Yung dati kasi may parang analog part pa, tapos merong digital part. Ito, fully digital. So, kung titingnan natin yung components ng ating digital panel, the usual, we have a very visible speedometer, temperature, and then yung trip A, trip B natin, makikita natin dyan the total odometer, the fuel gauge, and even yung RPM natin. For me, para sa akin lang naman, medyo nagalakihan ako dito sa numbering nung RPM. Again, me, this is me
being very picky. Kumbaga, nagpapakasigan na lang ako. So if it could have been a little mas maliit ng konti, siguro mas maginis yung dating ng ating digital panel. But what's important is when we have the panel, nakikita talaga natin yung mga basic information that we need while we are riding. Visible siya kahit tanghaling tapat. Ang isa sa mga major issues ko na nakikita dito is I am not seeing any voltmeter, volt indicator given that this scooter doesn't have any kickstart. So, marami naman ng mga aftermarket choices when it comes to having voltmeter. But I was expecting na sana meron na to para kahit all stock, okay na okay ka na i-ride. And then, this motorcycle also has a built-in hazard switch. Gaya ng nabanggit ko, hindi ko nang gusto yung kulay, but it performs its function. O nga pala mga brother, when we are using the signal lights and the hazard, mapapansin natin may tunog na siya. Yan, yung parang sa kotse. Yan. So, yung iba ayaw yan, yung iba gusto, yung iba walang pakialam. Ako, personally for me, again, this is for safety. Mas okay na rin to kasi naririnig mo, yung iba, aminin natin, pagdating sa motor, di ba? Pag naglumiko na tayo, nakakalimutan na natin ibalik or nag-signal light pala tayo. So, at least this serves as a reminder, may nagtitik-tak-tik-tak na sound na talagang kailangan natin i-disable yung signal light natin. So, pwedeng safety function din naman yun. Other features that we have for this motorcycle is meron tayong dalawang front pocket dito. So, malalim din naman. You can put your... Ako, dito ko nilalagay yung mobile phone ko kapag dito-dito lang naman. At alam kong hindi masyadong malubak. Pero dahil nga wala siyang cover, it's not safe na medyo malubak tayo. Baka biglang tumalsik yung laman ng, o yung gamit natin o yung phone natin dyan. But basahan, water, other stuff, spacious naman siya. We also have this utility hook na merong harbinger lock. So, mas safe yan. Which can also be folded if you want the hook to get out of the way. Pero, ayan, meron siyang utility hook natin dito. And, muti ka ko pa makalimutan, we also have a built-in USB port. So, no need for adapter. Single USB port, pwede na to. Tapos dito mo na lang ilalagay yung phone mo when you are charging. It also has this spacious floorboard. Ayan, may kita natin yan. So, or gulay board para sa iba. Tapos meron tong ano, different texture dito for better traction. Ayan, para mas makapit. Kasi kung ito lang, mas madugas. So, naglagay si Bristol na mga traction pads kung tawagin para hindi basta-basta dudugas yung footing natin dito. For the fuel tank, isa to sa mga impressive actually. Kay Vantaggio 2 is that the fuel tank capacity can house up to 10 liters. 10 litro yung pwede nating ilagay na gas tank nito. So, sa paggamit ko, I was able to get fuel consumption of around 37 kilometers per liter. According to Bristol, ang average na ito nasa mga 40 kilometers per liter. So, at my weight and the way I use the motorcycle sa isang full tank, pwede na akong bumiyahe ng 370 kilometers. Malayo na yun. So, very good when it comes to the fuel tank. Ngayon, ito naman yung kanyang underseat compartment. May kita natin, meron siyang slot dito, supposedly para doon sa tuktok ng helmet para hindi magasgas. So, ang question, kasha nga ba yung helmet? Yan natin. Subukan natin ang full face, mga full face helmets na available dito sa One Moto Avenue. At marami kayong freebies. Promise, check out yung page. Yan, address saka page. So, let's try. Full face. Nope. Hindi kasha ang full face, so baka open face, baka kasha siya. Tignan natin. Ganda na ito, oh. Okay. Natin. So for this specific helmet shell, kahit open face, malapad eh. So, hindi siya kasha magagasgas yung ano, yung helmet. Siguro, ibang open face helmet would fit, but itong mga helmet na sinample ko so far, hindi siya kasha. But again, sana mas malaki-laki or mas malapad ng konti para kahit open face or any open face helmet would have fit. But nonetheless, this is still very functional. Marami pa rin mailalagay ng mga gamit dito. Kahit mga damit, lalo na pagdating sa mga ride natin, okay pa rin siya. So,
Another, not necessarily a feature but a function, is yung headlight natin. LED lights na yan, mga brother. Pero for me, I would still add additional lights na available pa rin dito sa Juan Moto Avenue, lalo-lalo na pagdating dito sa mga vintage scooters na to. Ayan, punta lang kayo dito. Pero ang bato ng ilaw ni Vantaggio, yung low beam niya medyo mataas na. Kaya pag nag-high beam ka pa, medyo may dagdag layer pa yun na mas tataas pa ulit. So siguro mas maganda, mas mababa. Although personally, hindi ko pa tinry i-adjust. I'm not sure. Kasi yung ibang ilaw na nagamit ko, pwedeng i-adjust yung bato niyan eh. So eto, this is just straight from the warehouse. Kaya hindi ko pa tinry i-adjust. All stock to kung sa all stock. Pero ang recommendation ko, magdagdag pa rin ng ilaw. Mini driving lights, maybe para hindi masacrifice yung overall forma niya. But, you know, given its price point, at I think this scooter has very practical, very functional features and functions na masasabi natin, sulit naman talaga ibabayad mo. Hindi ka nalugi. If you're wondering, pagdating naman sa seat height and overall ergonomics ng motor na to, you may use me as a reference. Para sa ngayon pa lang nakakapanood ng mga videos natin, I am 5'10 in height. So ito, sakin na natin. Very easily itong Bristol Vantaggio version 2. The advantage of the Vantaggio versions, mapa version 1 yan or version 2, mababa yung seat height na to kumpara sa mga Italian brands like Vespa and Gambretta. Kasi yung iba, nakatingkayan talaga. Makikita nyo, sa height ko, flat-footed ako, ang seat height na to is around 760mm versus sa, let's say, Vespa, na nasa 790. So, if you're someone who's going for Vespa pero medyo kulang sa height, then this can be one of your options. Kung hindi ka naman brand conscious, ika nga. Ngayon, malapad yung upuan. Actually, yung sa cushion niya, sakto lang yung kanyang pinakalambot. Not too soft, hindi rin naman masyadong matigas. Sakto lang. At kahit sa malapad na tao katulad ko, sapong-sapo naman yung puwet ko. I like the malapad na floorboard natin nito. And actually for this one, this is not necessarily an extended footrest. But you may use it as one, especially pagdating sa mga long ride. At least, meron kang option na igalaw-galaw yung paa mo, even here. No? So, overall ergonomics, this being a scooter, maganda. Malapit yung lang yung handlebar for comfort. Nakadiretso yung likod mo. Maganda yung posisyon ng paa mo. And then, kahit na isagad natin yung liko nito, ito yung isa sa mga nagustuhan ko. Pag sinagad natin yung turning radius ng motor na to, even at my height na mas malapad yung aking bias kaysa sa iba, hindi sumasayad. Clear pa rin yung manibela pag sinagad natin yung turning radius. So, mas safe yan kasi hindi sasabit-sabit dun sa tuhod natin. Let's see. When it comes naman dun sa actual weight nito, hindi ko naman talaga ramdam. But based on paper, mas mabigat to kaysa dun sa mga Vespa Sprint 150 because this one nasa mga 135 kilograms versus sa ibang scooter on this category nasa mga between 115 to 120. But, you know, it's still manageable. It's not something na make or break pagdating sa weight kasi komportable. Tsaka pag niride mo na, stable. Even yung angkasa natin, malapad din yung upuan nito. Tsaka, ito. Medyo maliit lang yung kanyang pillion step. So, kung medyo, kumbawa, yung paa ko, kung kasing laki ng paa ko ang aangkas yan, hindi siya covered. Pero enough naman para tungtungan na. Yan. It will also add additional comfort pagdating dun sa angkas mo, gaya ng nabanggit natin kanina, dahil ito ay may bracket na pag nilagyan mo to ng top box that will match this scooter, then mas makakasandal yung angkas mo. So, marami ng bonus pagdating dun. But overall, comfort in riding. I've been riding this for several hundred kilometers. Hindi naman ako nangagay. Actually, this is one enjoyable scooter to ride. So, talagang komportable kung komportable. You know? And this is the Bristol Vantaggio version 2. Ano sa tingin nyo mga brother? Given yung presyo at introductory price of 158,000 pesos at lahat ng mga features and function at itsura ng motor na to, sulit nga ba? Yan ang pag-usapan natin sa comment section pababa at para makapag-share tayo ng mga feedback at thoughts natin sa isa't isa. In the meantime, salamat sa panonood at for more motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, Facebook, and
YouTube. Till our next video, mga brother.